Okay, so magandang umaga sa mga kachapopoy natin na nakikinig na maaga-maaga ngayon. So mag-discuss ako ng konti tungkol sa tinatawag nating forensic ballistics. Kasi laging ano yan eh, laging maraming points na tinatanong sa board exam. Okay? So pag-usapan natin ang topic na ito. Ako pa rin pala ang inyong kachapopoy na pagtuturo na sinuli sa Balaing Kad, no? So, kung bago ka lang dito sa aming page, i-like and share mo yan and also i-follow mo. And also, sa YouTube channel namin, mag-subscribe ka dyan, marami mga video dyan, matututo ka dyan at magagamit mo sa board exam yan, no? So, kung hindi pagmamalabis, i-follow mo na lang kami sa Instagram. Okay? So, puntahan natin ang tinatawag nating origin of the word ballistics. Ano ba yung pinanggalingan? Dalawa yan. It can be Greek word na kung saan value or meron siya tinatawag na balyen. Okay? So, pag sinabi pa lang value or balyen, we are referring to what? To throw. Okay? Iba to. Iba to yan, ha? And also, meron din na pinanggalingan din daw ang salitang ballistics, no? Na yung tinatawag nating balista. Yan. Ano yung balista? Nasabi daw yan, ang balista is a Roman war machine. O tatandaan yan, ha? That is a Roman war machine. Take note. Yan, take note. Yan. And also, the balyo and balyen, ano ibig sabihin na, anong ibig sabihin daw niya? That means to throw. Yeah. And tanong dito, sir, ano ba yung balista? Actually, dito guys, sa depiksaan na to, sa balista na yan, so nakasanayan na natin kasi natin, pag balista, yung mga nagahagis ng bato, patay na hayo, patay na tao, na patay sa communicable disease. Pero kung titingnan natin ano ba yung balista, nagahagis lang yan, tumitira lang yan ng arrow. Okay, yung parang kariton, yung parang tawag dito, plat na kahoy at ang tumitira niyan kariton, tapos parang tinitirador lang yung yung arrow. Kasi yung sinasabi ng history ng balistik kasi, yung nagahagis sa malalaking bato, patay na tao, ang tawag kasi talaga doon, trebuchet. Pero so be it na lang, no? So be it na lang kasi yan ay meron tayong libro. Okay? So ulit natin, ang Roman war machine na tinatawag daw na balista or the gigantic catapult, ang purpose daw ay maaaring maghagis ng malalaking object. And it can be stone, or dead animal, or even dead person. Ang tanong eh, sir, bakit po binabala minsan yung patay na hayop? Or yung tinatawag nating carcass? Patay na hayop, carcass, ha? Pero pag patay na tao, cadaver. So, bakit po binabala yung patay na hayop? Di kung yung kalaban, hinagisan mo ng animal, or yung hayop, patay, may pagkain sila. Di ba? O nga naman. Ganito po yan. Ang inihahagis nila ay yung mga hayop o yung taong namatay sa nakakahawang sakit. Yung pala yun. Okay? So, ulitin natin ha. Ang dalawang salitang Greek word dyan, nandyan ang balyo and balyen, ibig sabihin, iba to throw. Okay? Yung balista is a Roman war machine. Ano yung binabala daw? Patay na hayop, patay na taong namatay sa communicable disease, or mga stone or malaking object. Next, ano ba ang ibig sabihin ng ballistics? Pag pinag-usapan natin ang ballistics, tagalogin nyo na, ito na yung pag-aaral, pag sinabing motion, yan, pag sinabi nating motion, we are referring saan daw? Sa galaw. Okay, motion, galaw yan. Kaya pag tinanong mo sa jowa mo, babe, na-motion ka na ba bago maging tayo? Ang tagal pa rin, nagalaw ka na ba? So, ayan pala, no? The science of the motion of the projectile. Pag sinabi natin projectile,
You are referring to what? Projectile means bala. Okay? Ano mang tumatalsik sa firearms. Okay? Projectile, it can be a bullet, it can be a shot, or a missile. Yeah. Yan yung mga, ano, yung mga termino, di ba? Slug, missile, shot, or ano pa, bullet. Yan. Ano mang tumatalsik. So, ibig sabihin pala, pag ballistics, pinag-aaralan natin ang galaw ng anumang tumatalsik sa firearms. Maaaring bullet, shot, missiles, or slugs. Kasama na rin ito sa pag-aaral ng ballistics is yung mga kondisyon na nakaka-apekto sa paggalaw ng bala. May mga kondisyon pala na nakaka-apekto pala yun sa paggalaw ng bala. Ano pa? Ano yung mga nakaka-apekto sa galaw ng bala. Mapag-aaralan natin yan sa ano? Sa four branches of ballistics. Diba yung ano? Yung interior, exterior, terminal, and forensic ballistics. Mapag-aaralan natin yan mamaya. So, ulit natin. Pag sinabi palang ballistics, ito ay pinag-aaralan mo ang galaw ng bala at ang mga kondisyon na nakaka-apekto sa paggalaw ng bala. Yun lang yung ballistics. Okay? Ano naman yung isa? Nandiyan yung tinatawag nating forensic ballistics. Ayan. Tingnan nyo to. Pinag-aaralan na ang galaw ng bala at ina-apply na daw sa batas. Okay, pero parang malabo pa yung definition nito eh. Kasi kung titingnan natin, ballistics, pinag-aaralan na galaw ng bala. Kapag ginamitan natin ng forensic, there is something about in connection saan daw? Sa batas. Legal, court, it can be maaaring gawing evidence. Kaya di ba kapag natanong sa atin yan, the forensic means, o anong ibig sabihin ng forensic, ano daw ibig sabihin? Hindi ko tinatanong yung origin, at tinatanong ko anong ibig sabihin ng forensic, that is referring to legal, okay? Or in administration of justice, there is something about, nandyan yung law, legal, it can be pwedeng gawing evidence. Okay? Pero ano ba talaga ang forensic ballistics? Ang forensic ballistics, ito yung kinikilala mo ang firearm. Okay? Kinikilala mo yung firearm. Paano siya kinikilala? Kinikilala mo gamit ang kanyang bala or ammunition na kanyang ipinutok. Okay? So, paano daw ang ano? Paano daw yung forensic ballistics? Ito din pag-aaral ng firearms identification gamit ang kanyang balang ipinutok. Okay? Firearm, ito, firearm, bala. Okay, gagamitin ang bala para makilala ang firearm snake. Parang tao lang yan, di ba? O, pagtapos magkaputok na ng tao, puk! O, di ba? May tumalsik. O, makikilala niyo, ano, may intindi nung tumalsik sa kanya, maaaring gamitin para sa identification ng tao kung kanino nanggaling yun. Di ba? O, dinidirip ko lang para mas madali niyong maintindihan. Na, so, para lang madaling maintindihan. O, shoutout dyan sa mga tropa natin dyan, ha? Okay, hindi ko kayo masyadong ma-shoutout kasi hindi ko nakikita yung ano yung comment, no? Hindi ko nakikita yung comment. Although live tayo, hindi ko nakikita kasi yung comment. Nakapokus sa may lecture. Okay? So, next time, isa-shoutout ko kayo lahat. Don't you worry. Oy, guys, makikinig kayo dun sa ano, ha? Sa, tawag dito, sa love story ni, ano, ni Miss Keyword. Yung, ano, Dear Miss Keyword. Maganda, nakikinig nga rin, nakikinig din ako, nagtatayo ang balahibo ko sa mga ano, love story. Okay, supportahan yun, supportahan. Okay, so next. Yan, maliwanag tayo, pagbalisik, pag-aaral ng galaw ng bala at mga kondisyon na kakapekto sa paggalaw ng bala. Pag-forensic ballistics, ito yung kinikilala ang firearms gamit ang balang kanyang ipinutok. O, ang pag-aaral ng galaw ng bala na kung saan din, pati firearms din yan, saan daw maaaring gamitin sa korte o as a what evidence. Yan ha. So, next, projectile. Ano ba yung projectile? Pag sinabi natin projectile, anumang metallic or non-metallic ball which is propelled from a firearms. Diba? In short, anumang tumatalsik sa firearms. Tulad ng mga bala. Okay? Sir, bakit metallic or non-metallic? Eh, bakit po
may nakikita po ako, puro naman puro may ano, metal porns po yung mga tumatalsik sa bala. Kasi nung mga sinaunang panahon din kasi, may mga bala din. Actually, yung mga bala natin nung sinaunang panahon, gawa din yan sa mga rolled paper. Diba? Rolled paper. Okay? So, gawa din kayo sa rolled paper, paper din. Or pwede rin yung ano, yung tumatalsik, rubber bullet. O diba? Rubber din yung metal yan. So, napakatalino ng ating ano, ng mga mababatas. No? Dinipay nila, ano may projectile? O diba? Meron sa Pilip, pati sa ibang bansa, diba? Dinirev din nila. Ano may projectile? Dinipay. So, maliwanag na. Maaring, ano, mayroon maaring metal o hindi metal. Basta ang usapan, anumang tumatalsik, saan daw? Sa firearms. Okay? So, next. Ah, ito. It is any metallic or non-metallic ball. Yan. Metallic or non-metallic ball which is propelled from a firearm. Oh, yan ha. A. Bullet. B. Slugs. C. Shots. Or D. Missiles. Or E. Projectile. Oh, sagutan nyo muna yan. Sagutan nyo. Oh, yan. May music na tayo. May music pa. Tignan yan. Sagutan nyo yan. Sagutan nyo. Yeah, it is any metallic or non-metallic balls which is propelled from a firearms or rather firearm. Okay? Ang bullet kasi guys, ayan po yung common na ano na ipinuputok natin paggamit sa mga pistols. Okay? Sa mga paggamit ng pistol or even revolver, no? Gumagamit din tayo diyan. So, ano yung slugs? Slugs is or rather slug is just a police term. Mga termino lang ng mga natin ng law enforcer yan. Ang shot, ginagamit naman yan para sa shotgun. Okay? Ayun doon yung, ano, yung bala ng sa shotgun. Ano naman yung missile? Oh? Mga sa pang-artillery, yung mga pang-malakihan, di ba? Yung mga, ano, mga tawag dito, yung mga tumasalsik talaga, yung mga pang-kanyo, mga ganyan. Kasi, ano yun eh, with regards sa artillery, may mga, ano tayo, may mga sukat tayo para pumasok siya sa definition ng artillery. Okay? So, ang sagot natin dyan ay projectile. Okay? Sabi niya na sabi ng ng sagot dyan, projectile is the correct answer. Kasi daw, generic ang question. So, tama naman yan. Kasi yan naman talaga ang definition ng projectile. Pero kung tinatanong sa atin, bullet, edi pampistol, revolver dyan, and even sa rifle, di ba? Pag slugs, that is a police term or law enforcement terminology. Pag shots naman, yan naman ang tawag dun sa, ano, sa bala ng shotgun. And also, nandyan ang missile. Okay? Pang artillery po yan. Okay? So, I hope nakakasunod kayo, ha? Okay, oo. Oh. Sayang talaga, masarap talaga mag-shout out, no? Yan, patugtugan ko na lang kayo ng, ano, na palakpakan ko na lang kayo. Ayan. Kasi meron naman ako dito, ano eh, pampalakpak. Ayan. Ano yung pampalakpak natin dyan? Ayan. Pag-tsagaan na lang natin yung mga palakpak. Ano yung palakpak dito? Ayan. Ayun. O, magpapalakpak kayo, no? Ayan. Mag-isa lang kasi ako dito eh. Okay, so next. Punta naman natin ang motion. Ano ba yung motion? Sinabi ko naman sa inyo kanina, galaw lang yan. Okay? Galaw o movement. Paano pong motion? Galaw o movement ng isang bala simula sa iwanan niya, ayan o, iwanan niya ang kanyang shell. Okay? Yung kanyang pinakabahay. Di ba? Ang pinakabahay ng ano, ng bala. Simula nang iwanan niya ang ano, kanyang bahay at sa oras na lumabas siya sa gun muzzle, yung pinakadulo ng firearms, hanggang sa makarating siya kay target or mahulog siya sa lupa. Masama niya yung mahulog ka sa ano, sa hindi deserving na tao. Yun masama, di ba? May hugot din dito. Eh, so, pag motion guys, ito ay pinag-usapan natin. Galaw ng isang bala. Motion na galaw ng isang bala. Simula na kanyang iwan ang kanyang shell or kanyang bahay. Hanggang iwanan niya ang kanyang muzzle, hanggang sa makarating siya sa target, or ma-fall in love siya sa, ano,
sa lupa. Okay, now, that is a motion. Next, ano naman ang iba't ibang projectile motion? Unang-una, direct motion. Anong direct motion? So, paikliin na lang natin yan. Pag sinabing direct motion, ito yung paabanting galaw. Okay? Paabanting galaw. Sample na ito, pag chumachapopoy ka, di ba umaabante galaw mo? Yan. Yan naman, chapopoy na naman eh. Di ba pag chumachapopoy ka, paabante galaw mo. That is a direct motion. Kaya kapag chumachapopoy ka, i-direct mo sa ballistic. Sabi ni Sir Chaps, ayun daw, yung direct motion, ayun ang direct motion, di ba, paabante. Oh, di ba? Kapag may tumalsik, sabi ni Sir Chaps, pag may tumasik, parang ano na lang daw yan, projectile. Oh. Diba? Alain nyo, nagagawa nyo na mapadali yung pag-aaral nyo. Pag may tumalsik sa firearms natin, projectile. Oh, diba? So, kapag paabante yung galaw ng bala, paabante, tumalsik, paabante. That is a direct motion. Okay? So, next, nandiyan din ang translational. Okay, ano yung translational? Pag sinabing translational, ito yung pag-abante ng bala without any rotation. Okay, pag-abante ng bala without any rotation at kalaunan, nagtalbog siya. Okay, ulitin natin. Pag-translational, pag-abante ng bala without any rotation, at doon tumama sa matigas na bagay, nag-bounce siya. Okay, nag-ricochet. Nag-ricocheted siya. Okay, ayun ang pagkakaiba nila. No? So, pag direct motion, paabante. Okay, pag translational, pag-abante ng bala, without any rotation, at doon tumama sa pinaka, matigas na bagay, bigla siyang nag-bounce. Okay? So, yan, tatandaan nyo yung dalawa na yan, direct or translational motion. And also, nandiyan din ang tinatawag natin rotatory motion. Ano yung rotatory motion? Ang rotatory motion naman, ito na yung pag-ikot ng bala, maaring pakanan or maaring pakaliwa. Okay? Bakit siya umikot pakanan o pakaliwa? Kasi meron siyang tinatawag natin na land and groove. Okay? Yung land na yan, sa loob ng barrel, ito mismo, ito, barrel ito. Pero pag ang tanong sa inyo, yung butas, bore yan. So, example na ito, ito yung bala. Nung pumasok siya sa pinaka-barrel, umikot siya. Bakit umikot? Kasi nga, may presence nga ng land and groove. Remember, yung land, ayan yung nakaangat. Yung groove, ito yung nakalubog. Okay? Nung pumasok yan sa pinaka-barrel natin, umikot siya. Pwede siyang umikot na pakanan o pakaliwa. Okay? Bakit siya umikot? Kasi nga, may tinatawag tayong rippling. Okay? Dumaan sa rifle bore. Or pag sinayang rifle bore, barrel, may lance and groove siya. Or tinatawag natin rippling. Okay? So, kaya nang dumaan siya sa barrel, nag-twist siya. Okay? Huwag yung kakalimutan niya, ha? Pag rotatory motion, tatandaan natin, dumaan sa may rifle bore barrel. Ano yung meron sa rifle bore barrel? Meron siyang rippling, may lance and grooves na maaari siyang mag-twist, pakanan o pakaliwa. O yan, tatandaan yung rotatory yan, mga tropa. Ha? Okay, so next, gyroscopic action. Ano yung gyroscopic action? Ito yung derechong, derechong, derecho. Okay, hindi magulo ang kanyang pag-abante. Derechong-derechong biyahe ng bala. Ayun ang stillness or steadiness of the bullet in flight. Mapapansin nyo dito, and bullet flying with minimal drag at zero yaw. Isipin nyo, derechong-derecho siya. Okay, mapag-aralan nyo rito sa ano? Sa trajectory. Yan ha. Susunod na pag-aralan sa trajectory. Yan, mamaya. And also, nandyan din ang tinatawag nating keyhole shot. Okay? Pag sinabing keyhole shot, ito yung pag-tumbling ng bala. Okay? Pag-tumbling ng bala or yung bala, tinamaan niya yung target na ano siya, pahalang.
okay, sideways. Di ba ang normal na balag, nakaganyan, di ba? Di ba yung normal na bala, nakaganyan. Ayan, nakaganyan. Lagay natin dito. Nasanay ka na ko dito. O, ito yan, nakaganyan. Pag tinamaan ka ng bala, dapat derecho. O, ikaw yung target mismo. Eh, nangyari, sideways siya. Kaya mapapansin nyo, yung target paper, puro sideways ang lalaki, hindi siya bilog. Di ba normally kapag target paper, bilog dapat? Di ba? Tama? Bilog dapat. Eh, ang nangyari nga, pa-sideways kasi tumama. Kaya ang tawag natin dyan ay keyhole shot. And also, nandyan din yung yaw. Yan. Paano yung yaw kabaliktaran ng gyroscopic action? And yan, the instability of the bullet when it fired or when it is fired. Mapapansin nyo, di ba? Yung yaw, ang gulo. Di ba? Imbis na sabi, diretso ka lang. Eh, ang gulo niya. Ano yan? Yaw. Yaw sumunod ng bala. Magulo kasi yan, ha? So, huwag nyo kakalimutan yan, mga katropa natin, ha? Okay, so, ayun. Yan. So, ayun nga yung ating ano, discussion natin. No? So, huwag kakalimutan, pag gyroscopic action, diretsyong-diretsyong biyahe ng bala. Pag i-hold siya, sideways, nakatagilid siya nung tumama sa target. Pag yaw, instability or unstable siya, di ba? Parang network, unstable network. Diba magulo? Or yung ano, yung hindi siya stable, diba? Ano yan? Keyword nyo, yaw. Yaw sumunod ng bala. Okay? So, anyway guys, so, susunod na topic natin is the so-called the branches of ballistics. Okay, so, lagi, oh, i-like nyo muna yung page namin, ha? I-like and share and follow muna ang Acklimentering by Chops, Criminology Acklimentering by Chops. Pumunta ka sa aming YouTube channel sa Acklimentering by Chops Black. Marami mga video doon, may mga Q&A doon. Okay? So, I hope huwag naman sanang i-re-upload, no? Nakaka-copyright naman na yun lahat, eh. Yun, ano yung mga Q&A, nakaka-copyright yan lahat. No? So, ayun, i-ano nyo, basahin nyo, take down notes nyo. No, marami mga videos doon na mapapakinabangan na mga nagre-review yung criminology. Okay, ayan yung ano, yung ambag ko sa inyo sa ano, dahil man ano, nakakaranas tayo ng pandemya, yung iba hirap na hirap. So, ayan ang ambag ko sa inyo, no? Para sa mga kachapopoy natin na handang sumubaybay sa ating programa na ito. So, see you soon. Thank you, thank you. Yan, chapopoy, chapopoy, yan, chapopoy, chapopoy.